So, eto, okay na yung ginawa natin. Doon sa mga newbie or nag-uumpisa pa lang mag-repair ng CRT, ay kung ma-encounter nyo yung trouble na to, siguradong magagaya din kayo doon sa na-encounter ko, na nahirapan ako. Pag di nyo pa alam yung trouble, pero kapag napanood nyo na yung video natin, malalaman nyo na yung trouble, hindi na kayo mahirapan. Oh, eto. Welcome back ulit sa ating channel, mga bro. Meron tayong gagawin dito ngayon na Dewo na Korean surplus. So, ayan oh, wala na siyang mga pindutan. O, remote na lang yung ginagamit dito ng may-ari. O, 20 inches lang siya, mga bro, na Dewo. May mga tanggap tayo dito na flat screen, pero ano na yan, na-videoan na natin yung mga trouble niya. Kaya hindi na natin uulitin. So, dito tayo ngayon. Bali, may power naman to. Pag nagpindot tayo ng power, kumikislap lang yung kanyang indicator. Plug in natin. Pindot tayo ng power. Ayun o. Kumikislap lang ng ayun. Lumalagitik naman yung kanyang relay, pero anong mga bro, wala siyang picture. Okay, buksan na lang natin, mga bro. So, eto, mga bro. Grabe. Ang kapal ng alikabok nito. So, lilinisan ko muna to, mga bro. Dahil sigurado sisipunin na naman tayo dito. Pag di natin to lininisan, tapos gawin natin. Oh, eto mga bro, natapos na natin siyang linisan at saka nag-resolder na din ako, mga bro. Kasi pag tingin ko kanina, ang dami niyang cold solder dito sa kanyang power supply, horizontal, vertical, pati dito sa kanyang jungle IC, naghinang na din ako dyan. Ito na lang yung hindi ko nahihinang kasi okay pa naman yung kanyang system control IC. So halos lahat, mga bro, nahinang ko na to. Tapos ano pa rin, ayaw niya pa rin ayaw niyang mag-oscillate. So ito troubleshoot na natin. Okay, plug in natin, mga bro. Okay, kita naman yung tester natin. Okay, check na natin yung kanyang B plus. So, iibang na natin yung ating tester sa B plus. So, itong Dewo, 123 volts yung ating B plus na dapat masukat natin dito. So, ayan, nasa 28 volts pa lang. Tapos, pagpindot natin ng power, ayan, 124 volts siya. Okay, check na natin kung may output yung mga secondary natin. Dito na tayo sa supply ng vertical, yung 24 volts. Ayan o, wala siyang 24 volts. Tapos ang susunod natin na check, dito tayo sa ating horizontal drive transformer. Itong maliit na transformer na nakadugtong sa ating sa ating base ng ating horizontal output. Dito tayo sa kanyang primary. Dito sa may collector side. May naka-connect dito na transistor. So, ayan o. Oops, namatay. 124 volts yung nakita natin kanina. Ulitin natin. Ayan o, 124 eh. Kung nag-oscillate to, dapat ano to eh. Nasa 30 volts na lang to dapat eh. Dito tayo sa primary ng ating horizontal drive transformer. So pag ganyan, kahit na magsukat tayo ng ano diyan ng
Kahit nasukatan natin ng AC volt yung base ng ating horizontal output transistor, wala tayong masukat dyan na 0.5, 0.6. Okay, sukatan natin. So, nasa ano tayo? Nasa sa AC tayo. 10 volt AC. 10 volt AC. AC. Doon tayo sa base. Ayan. Pindot nga tayo. Ulitin natin magpindot. Pindot natin. Ayan oh. Wala pa rin oh. Dapat kung nasa 10 volt AC tayo, 1 volt yun, dapat tatlong guhit yung 0.6. So wala. So, ang next step na check natin kung mayroong supply yung ating jungle IC. Check natin yung kanyang horizontal VCC. Tanggalin muna natin yung kanyang saksakan. At lumalagitik naman yung kanyang relay. So, yung ginamit dito na jungle IC... ay check lang natin TA1268N. So yung ano na yan mga bro, yung jungle IC na yan na TA1268N, marami tong kapareha, maraming pang substitute dito. Pwede dito yung 1242N, yung TA mga bro, TA1242N 1282N. Pwede din dito yung ano, yung sa Sharp, yung ginagamit ng CinemaBorg, yung X 2429 at saka 2933 ginagamit ng ano yun eh, yung Sharp na friendly series. At iba pang marami pang ano mo bro, marami pang kapareha itong TA1268N na ito. So check natin yung ano niyan, yung kanyang horizontal, yung kanyang horizontal VCC ay doon sa pin ano yan eh. Pin number 20. Ayan, pin number 26. So 25, 26 ito. Kung susundan niyo yan, galing yan sa ating 9 volt source. O dito na lang tayo sa may IC. Ano? Okay, plug in natin. Okay, dito na tayo sa pin number 26. Okay, dito na lang sa kanyang capacitor, electrolytic capacitor. Okay, power on. Ayan o, meron siyang 3 volts. Tapos pag nag-power tayo, naglagitik yung relay. Ayan o, meron naman siyang 9 volts. Ayan o, meron siyang 9 volts na VCC doon sa pin number 26. Ng ating jungle IC na TA1268. Yan yung kanyang horizontal VCC. Ang nakalagay diyan na level pag tiningnan niyo sa ano sa data sheet, HVCC yung nakalagay. So meron siyang 9 volts. Check na natin yung 5 volts dito sa ating system. So, ito yon. Ayan o. Mayroon naman siyang 5 volts yung kanyang system control IC. Yan yung kanyang 5 volts na supply. So, pag ganito mga bro, complete naman yung kanyang voltage. May B+. Mayroon siyang supply yung system control IC. Mayroon din na supply yung kanyang
jungle IC, meron din siyang horizontal BCC. Bago tayo magpalit ng jungle IC, kasi kung minsan jungle IC din to, check muna natin yung kanyang crystal. Yung kanyang oscillator crystal na kulay blue. Ito yun, no? Natin. Yan, yung kulay blue na yan. Kasi yan yung nag-generate din ng kanyang horizontal frequency. So, yung ano yan, yung tatak nyan is 503. Pag ginagamit ng mga Korean, 503. LG, Samsung, Daewoo. Pag ano naman yan, pag Sony, ano yan, yung 500. 500 yung ano niya pag Sony. Kasi kung may ano to, may resistance na yung kanyang loob, hindi na siya mag-oscillate o kaya kapag open. Ito, hindi niyo siya matitesting kung yung tester niyo wala siyang 100K. Kung hanggang 10K lang yung tester nyo, hindi yun yung sa matetest kung gumagana. Kapag sa 100K ito, pumapalo siya ng halos hindi mo siya mapansin na pumapalo. Parang testing ng napakababa. Parang testing siya ng ano, ng napakababang capacitance ng ceramic. Ayan o. Pakita lang natin yung ating analog. So, nasa ano tayo? Nasa 100K tayo mga bro. Ayun o. Leak na yan. Oh. Leak na yan mga bro. Oh. Leak na yan. Okay, hanap tayo mga bro ng ano dyan. Hanap tayo ng pamalit natin. Pause ko muna. So, eto. Mayroon tayong ano dito. Bunot lang to mga bro. So, kulay yellow na siya. Pero yung kanyang tatak, ano din, parehas na 503. Ano, close up natin. Lapit lang natin. Ayan. Ito yung dati niya, 503. Blue na 503. Parehas lang din yan. Compare natin. So, i-compare lang natin, ha. So, yung kulay blue, ito siya. Ayan, o. Itong kulay yellow, yung papalit natin. Ayun o, meron, halos hindi nyo siya mapansin kapag sa 100K, pero meron siyang pitik na konti. Napaka-konti lang. Ayun o, wala, hindi makita sa, ano yan mga bro, hindi makita sa camera. Pero subukan nyo na lang. Kung meron kayong gumaganang crystal na ganito, tapos sa range nyo sa 100K yung ang ano nyo, yung analog tester nyo, papalo siya ng napaka konti lang na palo tapos bumabalik, samantalang yung ito, ayun o, diba? So, ilagay natin mga bro itong ito yung ano, may kwento ako dito sa crystal na to. Hindi ko makakalimutan na kwento about sa crystal na to. Mga 2002 siguro 'yon. Kasi graduate ako sa TESDA noon 2001 eh. Tapos
kahit na newbie pa lang, talagang wala pang alam sa ano, eh ano, pagre-repair ng CRT, eh sinusubukan ko na noong mag-home service. Tapos, meron akong encounter na Sony, yung BMR1 na Sony, ano yun, 19 inches. Ano siya, yung trouble niya is natutumba yung picture niya, yung ano bang tawag doon, horizontal tearing yata yung ano doon eh. Tapos may halo pa siyang vertical rolling. Para siyang ano, para siyang out of sync. Nagsisync yung kanyang picture. So, ano yun mga bro? Sinervisan ko yun ng, hindi ako nagkakamali doon, mga kulang-kulang isang linggo. Mga limang araw siguro. Hindi ko siya tinigilan. Ang kaya ko lang nung i-repair yung mga vertical, trouble ng vertical IC, mga lost connection. So yun, encounter ko yun yung sa Sony at nahirapan ako. Na-check ko na lahat ng capacitor, nahinang ko na lahat. Nag-focus ako sa vertical, horizontal. Check ko na yung mga capacitor sa paligid ng jungle IC. Kasi wala akong idea na itong crystal pala yung sira. Kasi nung nag-aral kami sa test ng mga bro, hindi naman namin pinag-aralan yung ano, yung color eh. Ang pinag-aralan lang namin doon hanggang ano lang kami, hanggang black and white TV lang, amplifier at saka black and white TV, yung ano pa yon, yung Nibiko pa yon na ano mga bro, black and white TV, yung pula pa yung ano niya. Pula yung kaha. Kaya wala akong kaid idea na yung crystal pala na 500 yung salarin doon sa trouble na yun. Mamaya papakita ko mga bro yung ano niya. Yung doon sa libro ko dito, meron yun eh. Takunin ko lang mga bro yung ating libro at papakita natin. So, pakita lang natin yung na-encounter natin doon sa Sony na kunikwento ko sa inyo. So, ito siya. Black and white nga lang itong libro ko mga bro eh. So, ito, pero mas ano pa, mas malala pa dito yung ano, yung pagkatumba ng tao niya. At saka sumasabay yung vertical rolling. So, ito yung trouble niya. Pero yung ibang trouble, nagaganyan na yung talagang tumba na yung tao yan. Sa kung minsan, mayroong ganyan, may itim. So, ang sala rin pag ganyan, eh yung ating, so, nandito yan, yung 503 kilohertz na crystal oscillator natin. Kung gumagana yon, eh ano, mag-degenerate siya ng signal na 15.73 na kilohertz. Papasok na sa ating horizontal drive circuit. At sa kapag sinukatan mo siya dito sa mismong base ng ating horizontal output, yun yung masusukat natin, yung 15.73. Pag meron na siyang stable na picture, ha, pag meron na siyang signal, pero pag di mo pa siya kinabitan ng antenna, hindi mo masusukat yung eksaktong 15.73. Mamaya susukatan natin. So, ayun, nilagay na natin mga bro yung crystal natin. I-check natin. Tapos susukatan natin ng frequency. Yung kunikwente ko sa inyo na ano, na sinervisyan ko na yon, na hindi ko nagawa. Nagawa ko na lang kasi may nagturo na sa akin na technician na matagal na. Matagal ng technician. Tinuro na lang niya sa akin na ganito yung palitan mo dyan, yung crystal, check mo yon, yung kulay, ano yon, kulay yellow.
Yung mga old model na Sony, kung minsan kulay blue din yun ang gamit. Pero yung kanyang value ay 500. Hindi kagaya nitong natin, pinalitan natin dito na 503 siya. So yung analog na lang yung natin, check pang testing natin. So doon muna tayo sa yan, nasa 10 volt tayo. 10 volt AC. Tapos check na natin yung mismong drive ng yung output ng ating horizontal driver. So yung test point natin ay doon sa base ng ating horizontal output transistor, yung pinakita natin kanina sa kanyang mismong base. So pag meron natin yung pag nag-oscillate na yan, so 0.6, so tatlong guhit, 0.5 or 0.6. Okay, plug in natin. Plug in natin, tapos dito na tayo sa mismong horizontal base ng ating horizontal output transistor. Yan. So makikita nyo na wala pa siyang palo. Okay, pindot natin ng power. Ayan oh. Sabay ng kanyang lagitik, umangat din yung ating pointer. So, sakto mga bro yung ating tester. Ayan oh, meron na siyang raster oh. Ayan oh, tatlong kuwit siya. So, nasa 0.6. Pag ganyan, check natin yung kanyang check natin yung voltahin ng kanyang horizontal drive. Dito tayo sa collector ng ating horizontal drive transistor, or doon sa primary ng ating horizontal drive transformer. Kanina nung hindi pa yan nag-oscillate, kung ano yung reading natin ng B+, yun din yung nasukat natin kanina, so 124. Ngayon na nag-oscillate na siya, dapat nasa 30 30. Ayan oh, kulang 30 volts. Nasa 28 yung ating voltahe. So, ayan na. Meron ng ano yan mga bro, meron ng raster yan. Masalamin natin oh. Ngayon, check naman natin yung kanyang frequency. Yung pinakita ko kanina doon sa libro natin na 15.73 or 15.734 para eksakto. Napakita ko na to doon sa mga ng mga nagdang video natin ng CRT about yung kung ano yung frequency niya. Uulitin lang natin para doon sa mga hindi nakapanood. Saka yung pagsukat ng ating horizontal yung drive ng kanyang horizontal output transistor, matagal na nating naturo yan. Ulitin lang natin para sa mga newbie. So nasa tayo, check natin doon sa ayan, dito tayo sa kilohertz sa frequency. Dito nyo tingnan mga bro, kasi duty cycle yung nasa taas eh. Okay, lapit ko na lang. Yan. Bali, itusok ko na doon sa ating horizontal base ng ating horizontal output transistor. So, ayan. Ang nag-restro dyan ay 15.60. Ayan, 15.57. Ngayon, lalagyan natin yan ng antena. Lagyan natin ng antena. Saka lang yan mag P15.73 pag meron na siyang video signal. Ayan o. Pag meron na siyang video signal.
Ngayon, check naman natin ngayon ulit yung kanyang frequency. Okay, dito tayo sa base ng ating horizontal. Ayan o, 15.73 tapos nag 72 siya. So, okay lang yan kasi hindi naman to ano eh. Yung tester natin na ano naman to. Hindi naman to eksakto talaga. Ayan o, 15.73. Yung kanyang frequency ng ating horizontal na generate ng ating crystal na ano, crystal oscillator. So ito yung pinalitan natin. Yan, nag-ano pa rin yan mga bro. Doon sa mga walang idea kung ano ba yung laman nitong ano, itong horizontal, itong crystal oscillator na to. O, check ulit natin sa ating yung kanyang leakage. Ayun oh, meron siyang leak. Ayan. Check natin kung ano bang laman nito. Yung laman ng loob naman nito eh ano lang to eh. Parang ano lang to eh. Ayun oh. Ganito lang naman yung laman niyan eh sa loob. Yan o. Yan. So, yan mga bro. Ayos lang natin to. Iaayos ko lang yung ating TV at final test natin. So, eto mga bro. Okay na yung ginawa natin na Devo. May B plus, okay na yung voltahe niya, pero hindi siya mag-oscillate. Yung nakita natin na problema, yung kanyang oscillator crystal na 503. So, yung lumalabas na trouble, pag ito yung nasira, hindi lang yung out of sync siya, kundi kung minsan dito, naninibak din to mga bro, naninibak siya ng horizontal output transistor. Dahil nasubukan ko na to sa Samsung, shorted yung kanyang horizontal output transistor, pinalitan ko, tapos nung tines ko, sibak ulit yung kanyang ano, yung kanyang horizontal output transistor na pinalit ko, yun pala, may problema na yung kanyang crystal. Hindi na tama yung frequency na pumapasok sa kanyang horizontal, kaya ayun, nasisibakan tayo ng horizontal output transistor. At saka kung minsan, pag nasira to, pumalya, meron tayong maririnig na ingay dun sa kanyang flyback. Akala natin flyback yung sira. Dahil may parang lumalagitik sa loob or hindi naman siya arcing. Parang ano bang tawag dun? Parang crackling sound ba yung tawag dun? Basta may ingay doon sa loob ng kanyang playback pero hindi siya arcing. Pag na-encounter nyo yon, check nyo yung crystal. Kasi kapag hindi tama yung kanyang frequency sa horizontal na 15.73 kHz, ganun yung nangyayari. So, ito mga bro, sana nagustuhan nyo yung ating video. Paki-like naman para ganaan pa tayong mag-upload ng mga tutorial video natin. At pa... share na din sa iba para makatulong. At kung di pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe. At pahit na din ng notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pa nating mga video. Okay mga bro, maraming salamat.